Mary Kay Carlson, and to our friends from the U.S. Embassy, yes, to my colleagues from the local government of Pasig City, Councilor Gin Cruz, sa lahat ng mga kabataang leader na kasama natin ngayong umaga. Hindi ko po kayo marinig, medyo mahina. Nasaan ang mga kabataang leader natin? It is such a joy to be with all of you this morning. Wikang English muna tayo para maintindihan po ng lahat. It is really a joy to be with you here this morning. As was mentioned earlier, I'm actually also a product or alumnus of the Young Southeast Asian Leaders Initiative, specifically the Professional Fellowship Program. Yeah, so Councilor Kin and I are wearing our YCL shirts this morning. I was asked to speak a little bit about good governance, but I feel like I shouldn't really give a long message. Ilan minutes ba ako pwede magsalita? Ilan minutes? Five minutes? 55 minutes? joke lang. I'll be very brief, and I just wanted to share a very short word of encouragement and perhaps a little bit of advice also. You know, as a young leader just like you, we are very idealistic. We have visions, dreams, and aspirations for the future, not only for ourselves, not only for our families, but we dream big for our country. We want to see a prosperous Philippines. We want to see a Philippines with a clean government. We want to see good governance in our communities from the national to the barangay levels. And I believe that that's why we're all here today. We're here today because we share those dreams, visions, and aspirations for our communities and our nation. Pero alam po ninyo, and if I can have permission from the ambassador to speak a little bit in Tagalog, alam po ninyo, sa experience ko, hindi naman ako ganun ka-experience. Ano, siguro mga 10 taon na po ako nagtatrabaho sa gobyerno or working with government for around 10 years. In my experience, the most difficult thing or the saddest thing that I've seen in government is when there are people with the right intentions, with people with good intentions, but they end up doing the wrong thing anyway. May mga nakasama ako, mga kabatch ko sa college, mga kaibigan, na tama yung intention, maganda yung puso. Pero pagpasok nila sa gobyerno, o kahit hindi sa gobyerno, kahit sa pampribadong sektor, pagpasok po nila, ay kung ano yung ayaw nila na ginagawa ng mga nauna sa kanila, ay pagkalipas ng 2-3 taon, ginagawa na rin nila. Yung corruption na ayaw nilang mangyari nung nasa college sila, pagpasok nila doon, ginagawa na rin nila. And the question is, and the question that we should all ask ourselves, is towards those dreams, visions, and aspirations, towards an ideal Philippines, how do we avoid that from happening to us? Paano natin may iwasan na mangyari yun sa atin? And from what I've seen, leaders who are not successful, leaders who are successful, dalawang bagay po yung nakikita ko dun sa mga leader na nagtagumpay, sa mga leader na naging successful, sa mga leader na hindi nakain ng sistema. Public sector, private, not all of us here will enter government. Some of you will be NGO workers. Some of you will enter the corporate world. But there are two things that I've seen in successful leaders. Yung mga hindi nakain ng sistema, yung mga nagtagumpay sa pagpapakilala ng magagandang pagbabago sa kanilang mga komunidad at kung saan man sila napunta. Dalawang bagay lang po, mabilis lang po. Una, pinaghandaan nila. Hindi sila tumalon sa dagat na hindi naghanda at nag-aral muna kung paano lumangoy. We have big dreams, but the first step is to be prepared. We need to be prepared to get theoretical and practical experience. And that was one of the most important things for me as I entered the Professional Fellowship Program of the YCL. Yun yung naging malaking bagay sa akin. Getting experience, interviewing people, talking to people, working with different people, that's really number one. Kumbaga, alam natin kung ano yung gagawin natin pag tayo na yung nandun. Number two is getting yourself aligned with people who share the same or at least similar principles, values, and beliefs. Hindi natin kaya itong mag-isa. Kahit anong galing natin, kahit anong talino natin, kahit anong kakayahan natin, kung tayo lang mag-isa, hindi natin kakayanin lumaban sa agos. Kailangan po may mga katuwang tayo, kailangan may mga kabalikat tayo, kailangan may mga kasama tayo sa ating laban.
And I believe that you being here today shows me that you are in the right direction. YCLE provides us with a great opportunity, with great experiences to become more experienced, to learn, yun yung una. At pangalawa, yung mga katabi po ninyo, tingnan niyo yung nasa kaliwa ninyo, tingnan niyo yung nasa kanan ninyo. Kung natutulog, sambalin niyo naman po ng gentle lang. By virtue of you being here, sitting in your seat today, and all of the things you're doing with YCLE, I'm sure that you're already in the right direction. At kung magpapatuloy po tayo, we continue to prepare ourselves for the difficult challenges that lie ahead, and we continue to stand strong with the people beside us, to the left, to your left, and to your right. You know, take advantage and take opportunities for networking and linking with people who share the same principles, values, and beliefs. Di makakaasa po tayo na magiging mas maliwanag ang kinabukasan ng ating bansa. Maraming maraming salamat. Congratulations to everyone. Welcome to Pasig City. Thank you so much, Mayor Vico. May we request please your presence on stage along with Councilor Kin for a photo op and Her Excellency Ambassador Mary Kay L. Carlson. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay meron po tayong sinasagawa na 6 Amplify, and then this is the 9th year of the Unified ng YCLE. YCLE is a Young Southeast Asian Leaders Initiative. Ito ay binubuo ng mga youth leaders across Asian countries. Si Mayor ay 2018 na fellow. Ako naman ay 2015 na fellow. So, ito ay programa ng US Embassy sa dito, sa Pilipinas. And then may mga booth tayo ngayon dito. Whole day yung event nila dito. May mga film showing later. May mga talk about how can we help youth leaders na mag-shine dun sa mga iba-ibang engagement like civic engagement, environmental, education, at iba-iba pang mga centers of participation. Follow nyo lang yung YCLE page. Merong YCLE Philippines. Pinopost doon. As of now, open yung call for the academic fellows. Mag-apply po kayo. Kasi nung nag-apply ako niyan, parang stringent yung process, pero at least try natin. Yun naman yung gusto natin, makapag-create ng mas maraming leader, lalo na dito sa Pasig. YCLE members have access to project funds, regional training, and UFG. So do you have... And then these are like all handmade. And these are all handmade. Thank you. So much.